Ngayon po ay maglalagay tayo ng center locks ng ating glass. Tingnan po natin kung paano maglagay. Lalagyan po ng kanal. Tapos baba rito. Tasan po. Ng riveter. Tatag kita boss pag na-upload na to. Tatag kita dito sa video pag na-upload na to. Okay, lang. Apal na pangalan, boss? Apal na pangalan mo? Dan. Shoutout pala kay Kuya Dan. Nagkakabit po siya ng mga bintana. Kaya kung may papakabit po kayong bintana, kontakin niyo lang po siya. Kaya niyo daw po magkabit ng 100 bintana sa isang araw. Okay, net. Kabit na po yung isa, ang tawag yan? Yung hook. Kabit na po yung hook, yung kakabitan ng lock. Parang walang nangyari, oh. Tapos kakabit na po yung center lock. Dapat saktong-sakto para makawit po. Sa ngayon po, 4 na bintana po ang lalagyan niya ng ganyan. Kapit po nang lagayin niya ng mga accessories. Sa mga taga Quezon City po, taga Quezon City po siya, pwede po natin siyang kontakin pag magpapakabit kayo ng bintana at center lock. Ano pa po ang specialty mo, boss? I-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa aking mga vlog.
nakayusan na agad. Na parang walang nangyari. Na siya. Ako, finish product. Ayan, bubuksan. Basta-basta. Design po ng pusa. Okay. Ngayon po, sa taas naman kami. A few moments later. Oh my God! Wow! Okay na. Usan na natin. Okay. Yan lang mo kasimple. Okay. Ito na po ang finished product. Ito yung center lock. And then, ito yung hook. Yan. Meron na siyang kanal, may isusuksok nyo na po itong hook. Paloob. And then, pumbutasan lang itong aluminum na to. Para makapag rivet po kayo. Okay. Thank you.
Nag-uumpisa pa lang. Nag-uumpisa pa lang? Nang magawa minsan paghapon eh, pero may trabaho sa umaga, work from home. Ha? May trabaho sa umaga, work from home. Mm-hmm. Dito naman po sa taas. Okay, ngayon naman po, akit tayo. Bilis gumawa ni Bossing. Medyo hindi pa po tapos, banting pintura pa. Alright, nandito naman tayo ngayon sa 7th floor. Lalagyan din ang lock. Wala sa aligning lock. Ayun nga, wala sa aligning siya. Aligning muna natin. And dahil sa gulong? Sa gulong. Sa gulong. Daw ko yung mga gumawa dito, iniwan lang ng ganyan eh. Hindi nila dyan ang lock. Ha? Hindi nila dyan ang lock, di inayos. Hindi dinataasan na, at dyan ang isang gulong. Pangyayaran mo yung mga dito. Daw ko nga gumawa dito eh. Pati ngayong kuryente. Hindi tinap eh, kaya walang ilaw ito nung nakaraan. Naglatag pa kami ng bagong kable. Dapat dalawang butas na ito eh. Eh, hindi pala siya ma-adjust. Para sa adjust. Kaya nga eh. Mga loko gumawa nito eh. Okay na? Sige. Sabit daw po yung gulong sa taas. Hindi, yung ano? Alumino. Ay, alumino. Paano ang remedyo dyan, Tos? May kikil ka po. Kikilan lang po. Parang wala akong kikil. Nasa isang toolbox ko eh. Ah, yun. Ito lang naman. Pero sige, kikilan na lang namin yun. Eh. Oo, oh, ito lang. Para hindi siya sumayad dito. Sa, balisan dyan ang ano ko. Ito. Ito. Yung patayo o yung pahiga? Yung may kalkas niya. Yung nandito, yung paganan o yung paganan? Yung nakapatayo. Ay, yung patayo, okay. Yeah. Yan kasi sumasakit talaga yun. Kaya dapat ang nandito. Ay, malapit siya sa tornado, sa butas. Kaya naman ang kikil. Okay. So, yan naman. Yan, sa-adjustment siya. Bago, mag-inan. Ha, dalawa pala dapat butas niyan. Sabihan mo ako sa kapitbahay pag ready siya at sakay sa akin, kisa mo. Ito yung mga gagawin. Para malipatan na namin ito. Yan po, ina-adjust yung gulong. Hindi po align yung magkakalagay.
na lang. Nalay na po, bale, kikikila na lang po ito, sumasabit. Pati yung kabilaan. Ah, kabilaan. Okay. Sige, copy. Okay, yan po, kikikila na lang natin yan. Kaya na yung iba naman, video na lang yan. Ayos. Good job. Pangitang po kasi yun nila. Maraming. Oo nga, hindi mo lang... Makita mo ang usilan yan, sir. Tuwin na tuwin. Oo? Hmm. Hindi ito kinamay siguro. Or dapat pa kinakamay, or... Oo, oh, hindi mo kinakamay. Alala. Ito kinamay nila yan, kaya binagkakala. Kukunti lang yung nasil ng ano sila para maganda yung pagkaka-layout. Okay. Yun. Di marunong magsilan. Hindi po marunong magsilan. Kaya kung gusto nyo po ng magaling magsilan, pantay na pantay, kontakin nyo lang po si Kuya. Panis na panis yung bintana na yun. Kailangan po naman ito para nasa sentro po ang pagkakalagay ng center lock. Mga center lock para center. Okay, lalagyan po ulit ng kanal para maisoksok yung kawitan ng center lock. Agad o. Oh. Ayan, para po may suksok siya. Alright, malapit nang matapos yung isa.
pangalawa na pala to. Alright, malapit nang matapos ang ating pangalawang bintana. Isa magpa-flashlight tayo, walang kuryente yung bus eh. Kabit agad yung isa. Masabit lang, hindi masyadong align. Last but not the least, ang center lock.